Hai mga kabiyahe! Welcome to my YouTube channel, Francis the Traveler! Maligayang paglalakbay! Atin pong pasyalan ngayon yung ancestral house ng mga Magsaysay. President Ramon Magsaysay po, ikapitong presidente ng Pilipinas. Matatagpuan po ito sa bayan ng Castillejo sa probinsya ng Zambales. Sakop po ito ng Central Luzon. Wow! Eh, basa ko naman. Kanina ka pa sat-sat ng sat-sat yan eh. Hindi mo ko napapansin. Sige, Bubet, go ahead. Nakalimutan ko sasabihin ko. Kala ko ba top 10 ka sa klase? Oo, oh, sampo kami lahat. Tara po, pasok na pa sa loob. So, magandang araw sa inyo lahat. Welcome po dito sa Museo ni Ramon Magsaysay. Itong museo ito ay pinamamalaan ng National Historical Commission of the Philippines. Pero tayo lang mga panuto o rules kapag papasok sa museo. Of course, bilang kasama nyo at katuwang sa pag-iingat sa ating mga koleksyon, of course, hindi natin nahawakan ang mga koleksyon. Matutuwa na lang tayo na mag-take ng picture videos gamit din ang no flash kasi ang paghawak sa koleksyon at ang paggamit ng flash ay maaaring makapay ito sa koleksyon. Ingat po tayo at yung mga batang maliliit ay mga tol, pababae, dapat samahan din ka ng mga magulang. Patuloy na makinig sa panuto o pagpapaliwanag na ating guide. At of course, huwag tayong magpanik in case of mayroong mga emergency na mangyari like lindol o kwarma. Basta be safe, cool, at we will make you safe sa paglabas ng museum. So, ang museum natin ay tatlo ang galeriya na ito po ay binuo ng first gallery. Ang unang gallery o part ng museum natin dito sa Grand Court ay tinatawag na ang buhay ni Ramon Magsaysay. O ang buhay niya mula sa pagkabata hanggang sa pagiging pangulo. May mga panel words tayo, kinukwento talang buhay niya mula ng pinanganak hanggang sa pagiging pangulo. Pero, by the way, muli ko mabalik ko, meron tayo baka nakikita mga upuan dito? Kasi ang mga bisita dito, pwede silang manood. Sila may option na pwede manood ng 7-minute video about kay Ramon Magsaysay. O kung sila man po ay nagmamadali na at hindi na kayang manood ng audio-visual presentation namin, ay pwede na po dumiretso at mag-take na picture and videos patungkol sa buhay ng ating Pangulo Ramon Magsaysay. Ito lang ang isang museo patungkol sa buhay ng ating presidente. So, nalaman na iba't ibang mga original na koleksyon, kabilang po ang baril na yan. So, ang ating presidente ay guerrilla na lumaban para sa kalayaan at ayaw nating masakot tayo ng hapon dito po sa lalawigan ng Zambales. So, tunay po ating mga koleksyon dito, kabilang kalibre 45 at ang kanyang rango noon na Major na iginawad sa kanya ng opisyal na Amerikano noong World War II. After World War II, siya po ay naging politiko, in-encourage siya kapwa niya veterano na tumakbo bilang congressman ng Zambales. So, nakadalawang termino siya at napakarami na kanyang mga naiambag para sa kabubuti ng mga veterano. Kabilang po doon ang Veterans Memorial Medical Center ng effort nila sa pag-convince sa Amerika na tulungan sila. Nanalo ulit siya sa pangalawang termino at ilan sa kanya mga panukalang batas or bills na naging batas para sa benepisyo ng mga veterano at mga sundalo. So, balit hindi niya natapos sa kanyang second term kasi natutuwa at bilib sa kanya si Pangulong Elpidio Quirino kaya kinuha siya bilang Secretary of National Defense. By the way, sa ating larawan dito, medyo nakalutang, babaan lang ang pagtingin. Mga flat sa baba, siya pong pinamatakad natin Pangulo. 5'11 na kanyang height. Mula po dyan sa larawang yan hanggang doon sa damit, makikita ang mga koleksyon na may kaugnayan sa pagiging Secretary of National Defense. Meron po siya ilang tatlong medalya dyan dahil marami siyang accomplishment o nagawa. Nagpasuko ng mga rebelde Muslim, mga komunista noon na rebelde, inayos or nireform ang Armed Forces of the Philippines at iba pa. At bukod dyan, ang iba pang koleksyon natin, especially yan, katulad yan, ang kanyang lamesa, table name at larawan nung siya po ay kalihim ng tanggulang pamansa or Secretary of National Defense. Isa po niyang damit din na sinusuot kapag buhay biyahe sa probinsya, napakahaba o napakataas, nagpapakita napakatangkad ng ating Pangulo. Ito pong kanto, ito, corner, ay nagpapakita ng kanyang pagtakbo. Pangapanyano siya pitumpo bilang pangpitong Pangulo ng Bansa ng Pilipinas. Banners, plaka, pins. Napakarami po na ating koleksyon dito ng ating Pangulo. Simple lang po manamit, katulad niyang polo shirts,
yan, sombrero, sitron, barong Tagalog, na pwede po nyo po na nalarawan o videos na may kaugnayan o sinukotang ating dating Pangulo. Mga original niya, paraphernalia o mga sinuot. Sapatos, ribbons, kapag siya'y dumadalo sa mga paaralan o kapag siya'y pinaiimbita. At po sa isa nito ay damit na kanyang magandang asawa, Silos Banson, terno o ang modernong barot saya na kayo. Jacket, barong Tagalog at iba pa. Si Ramon Magsaysay po ang ating unang presidente na lumpa na ang suot ay barong Tagalog imbis na Amerikana upang mas makpromote at may makita ang pagsuporta sa damit nating pang-formal na kalalakihan. Tunay na pera, piso, harap at ikod, 5 piso, 20 pesos ng mga pera, papel ng panahon na siya'y pangulo. Dito po sa gitna ay meron tayong replica lamang ng kanyang opisina. So mga bisita dito, pwede umupo at mag-take ng picture. Kasi hindi po, iyan original ang punat na mesa. Ang kasama na yan ay tunay na table name. So bakit kami may ganyan? Dahil siya po ang ating unang presidente rin binuksan ng Malacanang at tumatanggap ng mga bisitang may hirap. So ganyan kabait ang ating Pangulo na gusto niya makausap at marinig ang problema ng mga kababayan niyang nangangailangan ng tunos. Boss, ang maganda yung para nakita ng buong Pilipinas. Pwede mo po mag-take ng picture video o ng video. Pwede nyo maging profile pics. Yan, mga bisita makamang siya dito na kayo parang katulad ng piling presidente. Smile, boss! Ang kanyang mga proyekto para nga puzzle o table. So marami larawan na nagpapakita ng mga ginawa ng ating Pangulo. Kung saan ito pong pictures at longer na description ng paliwanag ay tinutugma or partner po dito po sa captions po sa itaas. Ang proyekto ng ating papitong Pangulo ng Bansa. Iba pa niya kasukotan. At susunod po tayo pili na ako na second floor o sa ikalawang gallery na ang tawag ay Buhay Pamilya ni Ramon Magsaysay. Bilang mga namamasyal po dito, dandang liwanag po, ang ipong pinapasyal ang dating bahay ng mga magulang ni Ramon Magsaysay at ito po ina-offer na namin bilang po sa iyo. Meron po kayong statwa o kinakuha po ng statue na nagpapakita o nagpapakilala ang ating special family. Si Ramon, ang kanyang mga asawang Silos at ang kanilang tatlong anak. Si Teresita Milagros at si dating Senador Ramon Magsaysay Jr. Mga tunay pong mga painting, tunay na mga upuan, turntable, at pwede pong nga kayo magtungo sa balkonahe or veranda at tumingin. Makita ang maliwalas na paligid ng ating pamayanan. Silid ang isang kusin dito ay kung saan sila presidente ay magtulong po siya kay bata pa. Tulay po yung camera ay sinayang sa amin. So ito po ay tinulong ganyan ano siya po yan, nasa kabataan pa. Kasi ito po ay muli ay bahay nila ng bata siya. Tulay pong kama. Subalat tayo po kung kasama na ito ay mga kasukotan niya at ibang gamit nung siya po ay pangulo na. Tulay pong polo shirt, yes. Damit, patalong pangabayo, maleta. Tatang liuling at boots at of course katolik ng pamilya. May ita sa mga santong yan. Alam ko yung dako sa kusina. Sabayatan po natin ang kanilang pulihinan po na mesa ang pagkuhan. Sana kapwa ka na yung mesa, kuhan. So, kahit marami sila pamilya, sama-sama lang po sila kumakain po dito. Ito pong museo na to ay reconstructed na mula sa dating bahay nila upang makita ng mga tao at mas may matutunan pa sila. Ang kopya na ka ng dating bahay noon na original ay dating gawa sa kawayan pero ngayon ay kopya na po na sa simento. Tumansyan po ay dating panitura nila.
Mga kabataan o kahit sinong tao, hanggat kaya ka senior citizen, mag-exercise tayo. Isa pong exercise machine o rowing machine. Dinaga lamang namin po ang kaliwang kamay, subalit yan po'y gumagana. So isang magpapakita ng ating presidente, mahilig mag-ehersisyo. Gamit po ang rowing machine yan. Mag-exercise tayo. Dadako na po tayo sa panghuling parte ng museo. Ito po ay ang panghuling parte kung saan malungkot na ipinapakita o pinakwento ang kanyang kamatayan at ang pamahal sa bayan. Dito po, meron po tayo panel boards. Dito po may panel board. Ikinakwento kanyang huling official schedule. Nagpunta ng Cebu para sa graduation. So siya po ay nagsalita sa graduation ng Tatlong University, March 16, 1997 sa Cebu City. Pabalik po ng Maynila, Linggo, March 17, 1997, 1:15 po umalis ang eroplano, ang malungkot, 15 minutos daw, paglipa ng eroplano, sumabog ang kanyang CSR-3. Nakakalungkot na pangyayari. Sino-sino kasama niya? Sila po ay 26 na pasahero at kasamang crew. Subalit, isa lang po ang pinalad na nabuhay. So, si Presidente kasama po kanyang mga staff. At ito po ang isang nabuhay, ay isa pong writer ng dyaryo na siya po ang mabalita ng dapat mga ginagawa ni Presidente noong nakarang Sabado. Nestor Mata, sa kanyang palagay daw ay sumabog o nakita niya lang na may nakasilaw at malakas na ilaw at malakas na bagsabog sa Hipakawid at bumagsak na nahati. Subalit dito, nilalatag namin kung anong nag-resulta na investigasyon ay technical daw ang tinanggap ng official cause na silang drive shaft ng engine generator. Ba't ang mga tao yung may kalayaan mamili kung ano paniniwala nila? Basta sa kanilang investigasyon, technical pong naging dahilan. Ang malungkot na kita naman po kanyang magkayulabi na dala sa Maynila, dalawang araw na lamay at yung mga tao kahit paano ay napayagang makapasok doon para makita kanyang salalong kabaon. So March 20 at 21, dalawang araw. So ito yung aeroplano mo, ano? Apo. Si Nestor Mata, ang isa natin ng buhay, meron siyang libro. Saan siya nakapunta? Apo. Hindi kilala na Nestor Mata at yung survival ang lahat ng kasero. So balit ito lang kilala niya at kung saan sila nakapo. Ayon kay Nestor Mata, tama ko yung tuloy. Number 4 po, si Presidente. Apo. At yung nag-isang pinalad na buhay ay nakapo sa number 9. Ito po kulay oris, kasama rin po yun. Ay nakita naman po kanyang bakay ng ating Presidente. So, 12 sila. Ah, meron pa rin iba, lahat ng transits. Hindi niya nakilala ang ibang mga pasahero. So, ito yung... Ilan sa mga nakilala niya at kung saan sila nakaupo. Pero ang total, 26 lahat sila. Sakay na anong nickname o palayaw, Mount Pinatubo, o palayaw, ng kanilang presidential team. Kaya, para sa mga ano, kliyente. Mount Pinatubo. Ale, hindi. Kumbaga, ito yung labi niya eh. Putol kasi yung natakpan kasi ng picture. Dapat sana hindi siya natakpan. Iba to, ito yung piloto. Whole body si Presidente, ang problema, natakpan ang picture. Pero hindi po tamo rin yan. Nasunog ang ibang pang bahagi ng katawan niya. May picture siya ng whole body. Pero yung mukha, ibang bahagi ng katawan na sunog. Yung kamay at paa, hindi nasunog. So, na-identify pa siya ng kapatid niya si Jesus. Sa kamay, ito sa nakaupo si President. So kahit pa, meron lang ang picture. Pero yun nga, natakpan. Whole body, wala. Sino yung pater na magsaysay? Pinsan po niya. Pater na magsaysay, pinsan niya. Jesus Paredes. March 22, ang huling araw na makasama ng mga tao kahit paano at presidente. Ay mahabang posisyon, wala pa kanyang Malacanang, Eskolta Manila. Malacanang, Eskolta Manila, hanggang sa Quirino Grandstand. O natawag pa ng Independence Grandstand para sa Bulian Mas. Napakarami ang masa talaga kahit na ang malungkot din namatay ang ating presidente sa edad lang ng 49. Nung nag-asawa sila ng kanyang asawang Silos ay 8 taong mas bata. So Silos ay 41 lang nang siya yung nabiyuda. Luz Banson magsaysay na mula sa manamatataan. Nung si Porchi ay buhay pa, sabi niya sa kanyang asawa, kung sakaling mamatay ako, inibing mo ko kasama na ordinaryong tao. So nililibing po siya sa Manila North Cemetery, ang pinakamalaking cemetery sa Metro Manila, kasama ng mga ordinaryong tao. Dito tayo sa ulit partay ng musik, ilan sa kanyang konti pamana sa atin,
kung marami pong Pilipino na nagtatrabaho na private employees, mapalad kayo din. Kaya Presidente yung magsaysay na simula bilang batas ang Social Security System. Ang ahensya tumutulong sa pag-loan, sa pensyon ng mga retiradong private na individual workers. Nung nag-report sa SSS, nagpagawa sila ng taki. Nire-recognize sila na kahit pag-ulong magsaysay sila, nagsimula. Pwede mag-picture ng mga tao sa paligid nito ng gusto. At meron na kami taki dito ng August 31, 2007. Dito po ay sineselebrate din namin ang kanyang birthday dito sa San Baris. Seto dito sa museo. Yan po. So, ilang mga kunting larawan na nagpapakita, napakasimple at nakakatuwa kasama ng ordinaryong tao, ang ating mahal na pumuno. Ayun, makita nyo. Nakakatuwa, naliligo. Sa ilog, nagkakamay. Presidente na siya dyan, ha? Yes, Presidente yan, nakakatuwa. Nagkakasimple ang ating Pangulo. Nagkakamay siya. Nagkakamay kasama kayong pangulang. Ordinaryo yung tao, mga minero, gusto nyo mga iba pa. So dito lang kung natapos ang mga ikot sa akin sa museum na tatsunakang galing puro mga tao gusto gumamit po ng talikuran o yung mag-picture pa mga tao bisita sa Stapa full size statue sa baba mamaya pwede rin. Okay, maraming salamat. Safe, safe bro. No problem, ingat singat. Bye bye bye. Yeah. Tutuwa sa mga gawa ng mga bata. Painting ng mga sugat. Pag-ibig si siya, nagsabot tayo. Kalanapin ko yun. Di ba sumisilo ka siya? Nagawa ng mga bata. Di ba sa pag-ibig ng namin ko eh? Dati dito, iba't ibang na office namin sa Pusa. Ano yun? Model. Kawan. Ang nakapagit na ang mga gawa ng sinabi. Ano lang yan? High school? Grade 7 to 11. Wala ko 10 sa mall. Ang kitayang talented eh. Sila mga umay. May nakakayahan nila. Sige po. Italiano. Ko. Pero yan. Yung sa Italiano. Gawa na mas lakas. Sila kala na tayo hindi. Ano na yung turo namin sa mga high school estudyante really? Po? Oo. Kung baga yan, na-display ko nila ang mga gawa. Castelios, itong smallest town. Saan dyan yung Castelios? Ito po. Olongga po, Subic na malaki, Castelios. So ito yung Santa Cruz. Apo, dulo. Candelaria, Masinloc, Palawig, Iba, Butolan, Cabanggan, Felipe. San Antonio, San Marcelino. San Antonio, San Marcelino. Actually, sabi ko may collection pago dyan, may mga putol. Pero sa mapa, sige. Binigay nila, sir. Ako, lagay na dito. Salamat. Mambo. Let's go! Shout out to kay Ayen and family. Woo! He
Hero and family. Woo! Karen and family. Woo! Grace and family. Woo! Angie and family. Woo! Leah and family. Woo! Tony and family. Woo! Enric and family. Woo! Gina and family. Woo! Haji and family. Woo! Marlon and family. Woo! Allen and family. Woo! Bago natin makalimutan, siyempre si Charlene and family. Woo! And last but not the least, yung marketing and operations supervisor po ng Nueva Ecija Tarlac Ranch, si Sir Red and family. Woo! Mga kabiyahe, don't forget to subscribe, like, and share po. Hanggang sa muli, Francis the Traveler po. Maligayang paglalakbay!